Bresa, my lovely and beautiful province. Ano ba naman, Gob? Ang init-init dito. Sayang ko sa may labora, arte-arte, arte-arte, speaking hard. Silencio. We are here for the people, not for ourselves. Siya si Gobernadora Tan, ang may-ari nitong Tierra Pobreza, kaya kailangan natin siyang galangin. Siya ang pinakamayaman dito. Ah, ganun po ba? Oh, Rosita, huwag mong kalilimutang batiin siya, ha? Hi, opo! Diyan na naman si Gob, siguradong may dala na naman siyang batla. Welcome, Gob Elena! Welcome back, Gob. Matagal-tagal na rin na huli tayong nagkita. Ikaw talaga, Rapiza. Let's just keep a promise. Babalik-balikan ko ang Tierra Pobreza. Tingnan nyo naman ang kanilang mga mukha. Kamusta kayo? Okay lang naman po. Hi, Gob. Hi. Kamusta kayo dito? Okay lang naman po. Ito pong masaganang hand. Ito, paborito ko to. Kaya di tayo, sarap-sarap tayo. Sarap! Matigas-tigas siya. Ang ganda ng tulog ko. Ang bango ng kape. Magandang almusal para sa asawang makamahal. Ikaw. Ito na lang kulang. Magandang umaga, Tierra Pobreza. Isa namang masaganang umaga ang dumating sa atin. Ito ang 24/7. Mainit-init na balita po. Nagkagulo sa Barangay Resa matapos ituloy ang demolisyon sa isang compound ng kinilalang Leonor Magno. Ito daw umano ay pinursigi matapos matagpuang walang titulong na ipresenta ang mga residente. Arin Hajad, nagbabalita, 24/7. At para sa balita ng sports naman, nagwagi ang Gil Uti. Kawawa naman yung mga tao. Ang daming balita tungkol sa lupa. Oo nga. Aupo! Aupo! Kumakawag niyo na! Sige niyo na yan! Kailan niyo po kita sa mga titulo? Halugugin ang bawat sulog ng bahay! Hanapin ang titulo at mga papeles! Please! May sasapuanan kami. Kami po ay may karapatan sa lupang ito, sir. Mawalang galang na po. Sana wag niyo na po kami guluhin. Lutos ito ng usdato. Dapat itong madaliin. Sir, wala pong mga papel sa mga nahalungkot namin. Ano? Wala? Teka lang, ipapahanap ko sa inyo ang inaalap niyo. Chloe, hindi ba tayo ito lang yun nang lumipat tayo? Nandito lang yun.
Ito ang copy. Oh, ito ba? Peke, ang pirma nakasad dito. Katana, ebidensya. Paala mo sa kanila. This is ang lupang iyan ay nakapangalan kay Maria Soria noong pang 1947. Sir, hindi yan totoo. Lahat sila! Palisin! Huwag po! Huwag po! Huwag po! Sir, sir, nandito pa si Mr. Cruz at gusto niya kayong makausap. Simulan na ang demolisyon! Ninyo, ang demolisyon. Hindi sa kanilang lupang ito. Para pa ito sa gagawing proyekto. Proyekto? Ng taong inosente? Wala kang karapatan makialam. Tulungan niyo po kami. Kayo na lang po pag-asa namin. Sige, bukas na bukas, isusulong natin ang reklamo. O ito, baka makatutulong sa inyo. Alis na ako. Salamat po. Malaking tulong na po ito sa amin. Mr. Cruz, ang lugar na ito ay malubhang delikado, kaya't maganda huwag ka nalang sumali pa. Salamat sa iyong malasakit, Eric. Tayo ngayon yan. Wala na tayo matitirhan. Buti na lang, binigyan tayo ng pera ni Mr. Cruz. Hindi, paano na tayo? Wala na tayo matirhan. Ate, ikaw pwede na ba yan? Sigog nga. Hindi ako nalagod. Gandang araw din. Oh, kamusta kayo? Nabalitan ko palang nangyari dito. Oh, ito, Gog. Mayroon mga problema sa titirhan namin. Huwag kayong mag-alala. Ako na bahala sa titirahan nyo. Dadalhin ko kayo sa Chera for Breast. Maraming salamat, Gov. Lang anuman. Maraming salamat po. Hindi nga. Buti na lang ang Jameson. May patay! Hello, Tierra Police District. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Hello, police! Tulungan niyo ako. May bangkay dito sa Rotondo parking lot. Ma'am, kumana po kayo. Parating na po kami. Miss, kumalma ka. Anong nangyari dito? Di ko rin po alam eh. Naglalakad lang po ako tapos nakita ko na siyang nakahiga dyan at wala ng buhay. Eh, nakita ka bang tao sa paligid? Wala po, wala. Kasi ako lang naglalakad kanina. Ito pala yung Mr. Maxima Cruz. Teka, tatawagin ko ang pamilya niya. SP01 Max Payne Moon ng Tierra Police District. Kaya mo ba si Mrs. Maze Cruz? Yes, ano ba yun, ma'am? Natagpuan po ang asawa niyo na si Mr. Cruz dito sa Rotonda parking lot. Kailangan po namin kayo dito. What? Max, are you kidding? This is not happening! Di ko siya yung tumulong sa atin. Yung nga, di ko siya yung Mr. Cruz. Oh my God, ano nangyari sa kanya? Sabi niyo sa mga pangyayari ngayon. Well, I'm so sad.
kasi alam naman natin na napakabait ni Mr. Cruz at hindi-hindi ko to papalampasin at sisiguraduhin ko bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay niya. Maraming salamat, Doc. Gov! Gov, teka sana lang! Gov, may ilang katanungan po kami para sa'yo! Gov, teka sana nilang! Inspector, napag-disisyonan ko po. Iba yung bisligahan ng pagkamatay ng aking asawa. Maaring malakas ang nasa likod ng pagkamatay ng asawa, Ms. Cruz. Nakikiusap ako. Bigyan niyo lang ng hustisya ang aking asawa. Ibibigay ko lahat kung ano yung gusto niyo. Mabigay lang ng hustisya ang asawa ko. Makakaasa po kayo, Ms. Cruz. Maraming salamat. Ingat po kayo. Mag-ingat po tayo sa fake news na kumakalat ngayon sa internet. Huwag po tayo agad maniniwala. Isa lang ang natitiyak kong suspect sa pagpatay kay Mr. Cruz, si Councilman Tarlac Warner. Lang ang kilala ko may kasalanan ng lahat ng ito. Pinagbabantaan ko kung sino man siya, natitiyak kong bilang na ang mga araw niya. Now hearing, the bill creating a legal union of religion for the spiritual concern of people. Kining batasa ay kinahanglan din sa Tierra Progresa. Wala bang tutol sa pahayag na ito? Let's divide the house. Beyond no reasonable doubt, the creation of religion that called the citizens for the Lord is now a law. So ordered. Congratulations. Citizenship of the Lord, good day. As I deliver my sermon, I want you to stand and pray. Poong may kapal, gabayan niyo po kami. Tungo sa kaunlaran at sa kasaganahan, pansin niyo po ang kamalasan at pagpaalala sa ating mga nasasakit. Uunlad tayo! Uunlad tayo! Amen. Ang mga tulong at pinansyal ay bibigay natin sa mga taong may sakit at nangangailangan. Ano ang kinalaman na nalalaman niyo sa demolisyon ng bahay ni Leonard at sa pagpatay ni Mr. Cruz? Nalalaman ko nila. May isang babae nagsap-sap kay Mr. Cruz naka-in siyang jacket na naka-in. Tapos, bigla na lang ko na nakaang dun sa isang babae. Tsaka tumakaw yung babae. Yun lang ba nakita mo? Maraming salamat. Tungkol po sa demolisyon, nangako po si Gov Elena na magbigay siya ng pabaya at lupa sa aming magkapamilya. Kaya ginawa ko yun. Ikaw, ano ang pinalaman mo? Napag-utusan lang po ako ni Gobernadora na patay si Mr. Cruz. So, ikaw yung dinidescribe ni Rosita, tama? Maraming salamat. Ngayon may ebidensya na tayo para may papulong si Gov Elena. Gobernadora Elena Tan, may warrant of arrest po kami para sa inyo. Inaresto po namin kayo sa salang paglabag sa karapatang pantao mula sa Section 1 hanggang Section 7. Oh my God! Kasinungalingan! Ang mga nakalap na ebidensya namin ay ang mismong nagtuturo sa'yo sa mga nangyari dito sa Tierra Progresa. Ano daw? Hindi yan totoo! May karapatan po kayo manahimik at tumunga ng sariling abogado. Bitawan niya po kaya ng sarili. Taga na, tuto lang ang halaga. I'm a kind person! Paano nagawa nila?
sa atin to. Oh my God, all my life, binigay ko ang lahat. Binigay ko ang lahat sa Jera Pobreza. Pero bakit ganun? Shut up, Elena. I know everything about you, Elena Tan. How dare you? Wag ako. Gob, kailangan po natin umalis. Iposas na yan. That's what you deserve.